Hindi mo na nga kailangan pang pumila ng pagkahaba-haba para lang makabili ng pandesal. Dahil pwedeng-pwede mo na nga rin tong gawin kahit nasa bahay ka lang. At alam nyo ba sa recipe na to, hindi na tayo gagamit pa ng itlog, ng gatas at kahit butter pa yan. So paano nga ba to gawin at ano nga ba yung mga ingredients na gagamitin natin dito? First, sa isang malaking bowl, maglalagay tayo ng 1 1/2 cup na maligam-gam na tubig. At sunod naman tayong maglalagay ng 3 tablespoon na puting asukal. Gagamitin tayo ng 3 teaspoon instant yeast. Haluin lang din natin ito hanggang sa tuluyan ng matunaw yung puting asukal na nilagay natin. At pagkatapos naman natin itong haluin, sunod naman natin itong tatakpan ng plastic or kahit cling wrap kung meron kayo. Takpan lang natin ito for 10 minutes. And after 10 minutes nga, sunod naman tayong maglalagay ng 4 1/2 tablespoon of cooking oil, 1/3 cup na puting asukal, maglagay din tayo ng 1 1/2 teaspoon na asin, at sunod naman natin itong hahaluin hanggang sa matunaw na yung nilagay nating puting asukal at asin. At ito na nga yung pinaka last ingredient na gagamitin natin sa paggawa ng pandesal. Gagamit tayo ng 4 1/2 cup all-purpose flour or harina. So ayun lang po yung mga ingredients na gagamitin natin at makakagawa na tayo ng masarap na pandesal. Haluin lang din natin ito hanggang sa maabsorb na ng harina yung mga wet ingredients. O hanggang sa mag-form na ito into a dough. At pagka okay na nga, sunod naman natin itong ilalagay sa isang malinis na area dahil sunod na rin natin itong imamasa. Take note lang mga mare na maglagay din kayo ng konting mantika sa inyong mga palad upang maiwasan po nating dumikit yung dough habang minamasa natin ito. Magset lang pala kayo ng timer at imamasa natin ito for 20 minutes. Itong pagmasa lang naman yung medyo nakakapagod sa paggawa ng pandesal or tinapay. Pero alam ko na caring-caring mo rin yan. So ayan, pagkatapos naman natin itong maimasa for 20 minutes, sa isang bowl ulit, sunod naman tayong maglalagay ng mantika at gamit ang brush, ipahid lang natin ito. Pagkatapos naman, sunod na rin natin ilagay dito yung ating dough. Make sure na kahit yung ibabaw ng dough ay malagyan ng mantika. Nakakatulong din kasi ang mantika para maging fluffy yung ating pandesal. I-rest lang din pala natin ito for 1 hour. At pagkatapos nga ng isang oras, tignan nyo naman at tumoble na yung size ng ating dough. Ilagay lang ulit natin ito sa isang malinis na area at sunod naman natin itong hihiwain into 2 at sunod naman natin itong hihiwain sa size ng pandesal na gusto natin. Para naman magmukhang pandesal talaga yung shape nito, gawin nyo lang din po yung gaya ng ginagawa ko sa video. And then bilugin lang din natin ito gamit ang ating kamay at pagkatapos nga natin itong maibilog lahat, sunod na rin tayong magkukot at gagamit lang tayo dito ng color brown na breadcrumbs. Itong ganitong breadcrumbs pala ay na-order ko lang din sa Shopee. Kung interested din po kayo, i-click nyo lang yung link sa aking bio. At pagkatapos naman natin itong ma-coat lahat, i-rest ulit natin ito for another 1 hour. At pagkatapos nga ng isang oras, pwedeng-pwede na rin natin itong i-bake. Ilagay natin ito sa ating preheated oven at i-bake naman natin ito for 20 minutes at 180 degrees Celsius.